Magandang tanghali sa lahat. Sunday ngayon, day off ng mga kasama ko. Ako lang ang nandito ngayon. Dapat magpapahinga din ako ngayon, pero mayroong darating dito na magbabako bukas. Hindi na nagawang tapusin yung trabaho doon kahapon eh, kasi wala ng oras. Kaya ako magtutuloy noon. Dapat matapos ko yun dahil abala yun sa pagtatrabaho ng magbabako. Kaya na pa ako gising, tanghali pa lang, pagod na naman. Hindi pa ako nakapag-day off, simulan dumate ako dito sa Pangasinan. Sana kapag okay na lahat, makapagpahinga na rin. So ngayon, kain na ako ng kanin at yung mackerel na nasa lata bago magtatrabaho na ulit tayo. Nandito ka na naman. Alam ko namang hindi man ako hanap mo yung kundi itong pagkain. Piyang ita, ha? Tara, sama sa akin. Konti na lang, malapit na kitang ampunin. Ito yung natirang tinapay ng mga nagtrabaho dito kahapon. Buti na lang meron sila natira kasi gutom pa ako. Kulay yung kinain ko. Naka-isang tinapay ka na, isa na lang natitira para sa inyo. Hey, dito ka. Yan, para silang naglalaro ng volleyball. Volley feeds. Magana sila kumain kasi bagong palit ng tubig. Mga kasangkapan na gagamitin natin sa pagputol nitong natitirang ugat dito ni Sigat Puno, yung ugat ng puno. Kailangan ko tapusin to bago mag-4 kasi alis kami dahil pupunta kami sa birthday nung asawa ni Mark. Ano oras ba? Pasto na. Kaya kailangan ko na madaliin to. Although sabi mo 2 hours pero di ko alam kung matatapos ko ng 2 hours kasi talagang matibay itong isang to. Bisa na natin! Simulan natin yung mga lupa sa paligid ng ugat na to. Yung kasi magbabako, maliit lang yung bako niya. Tingin ko pwede niya naman itong alisin pero 1,300 yung per hora nun. Ayoko namang ubusin niya yung oras niya sa pagtanggal lang nito, kaya kailangan matanggal ko ito para dire-diretso na lang yung paghuhukay niya. Kaya mga ugat-ugat, alisin na. Kaya hindi ako pwedeng uubo lang ngayong araw na to nang walang ginagawa kasi sa tigas ng mukha nitong puno na to. Sino ba naman kasi nagtanim nito dito? Hindi niya balam na huhukayin ko to someday. Ang lalim na ugat nito. Ay grabe. Nako. Kasi may hina ka ng nilalang. Hey, what's going on, dog? What's going on, doggy doggy boy? Kagatin mo nga to. Hey, doggy doggy. Suko na talaga ako. Wala na akong lakas. Gusto ko pa rin pumunta sa birthday party para naman makakain ng masarap. Yawa na to sa kung anong mangyayari bukas. Bahala na yung magbabako dito. Salamat ka. Pagod na ako. Salamat ka. Alright! Ready na tayo pumunta sa birthday party. Kasama natin yung family ni Rex. Ayan, si Eunice. Eunice! sasaglit lang tayo doon kasi may pasok pa bukas dahil yung mga trabador dito alas 7 nag-umpisa. So, bibili sila natin. Talagang kakain na kami. Sorry, pero yun talagang plano. Meow. Persian cat. Ato po, Persian cat. Meow. Kaya. At ito ang masarap na luto ni Mark, syempre. Kel, anong kinakain mo dyan? Ang anak ni Mark. Andun yung mga pagkain. Happy birthday
happy birthday. Happy birthday to you. At syempre, nakarami tayo ng kinain ngayon dito. So, thank you, Mark, and sa family mo sa paghahanda. Bati naman kayo dyan. Sige, so, uwi na tayo sa atin. Marami pa tayong gagawin. Bye! May che-check lang ako doon sa likuran. Nakabota ako ngayon. Kasi hindi ko na nakikita, dinadaan ako, baka may ahas dito. Okay, hindi naman nawala. Chine ko lang kanina kung mayroon bang nawalang materialis doon sa likuran. At wala namang nawala. At so far, simula na dumating ako dito, wala namang mga gamit na nawala sa akin. Masabi ko na dito sa lugar na to, safe naman. Nung una, syempre, may mga iniisip ako, mga ganyan-ganyan noon. Pero hanggang ngayon naman, mag-one month na ako dito. Masabi kong safe naman yung lugar na to. At hindi ko rin na-feel na yung mga parang may gagawa sa'yo na masama, mga ganun. Nung mga unang araw ko lang dito sa bahay, dito sa Pangasinan, no? Kasi hindi pa na-install yung ano, naikakabit yung mga pintuan, kaya katabi ko yung itak ko sa pagtulog. Pero nun lang yun, kasi nga hindi ko pa alam itong lugar na to. Pero masabi ko naman na okay naman dito. Tahimik din at mabait din yung mga kapitbahay. Although hindi ko naman syempre sinasabi na hindi na tayo mag-iingat. So mag-iingat pa rin, pero gusto ko lang i-share sa inyo na hindi ito yung lugar na kumbaga masasabi mong delikado. So tahimik dito, talaga yung maayos naman yung lahat dito. At nakapagpahinga tayo ngayon. Ang dami ko nakain doon kina Mark and Aleli. Thank you, Aleli. Thank you, Mark, sa pag-invite sa amin. Nakatatlong plato ko ng palabok. Meron ako kinain konting kanin, tsaka yung kaldereta. At meron ding dessert. Kaya nag-enjoy din ako doon. Saglit lang kami doon. Kwentuhan lang after kumain. Then umuwi na din kami kasi may trabaho pa bukas. Yung nga, kanina talaga sobrang pagod ko. Bago magtanghalian pa lang. Kaya kapag yung mga trabahador, alam kong mahirap yung trabaho nila, hindi ko rin sila yung parang pinupush-push. Siyempre, kailangan din nilang magpahinga habang nagtatrabaho kasi kapag mabigat yung ginagawa nila. So, consideration lang. Yung mga trabahador na nagtatrabaho dito, maayos din silang lahat. So, wala naman akong masabi sa kanila. Kaya masaya kami ditong lahat. Lalo na doon sa mga kasama ko, yan sina Mark, sina Rex, tsaka si Eddie. Lagi kong maasahan yung mga yan. So ngayon, papahinga na muna tayo. Prepare na ako para sa bukas kasi medyong busy na naman. Talaga araw-araw busy. So ngayon lang hindi masyadong busy kasi nga ako lang mag-isa dito. Napakagulo pa rin dito sa bahay. Wala akong time mag-asikaso dito sa loob. Doon lang lagi sa labas. So nagmamadali na ako. Siguro gagawa ako ng Q&A video after ng video na to kasi may mga questions sa comment section na hindi ko na nasasagot. Hindi na ako nakapag-reply kasi talagang sobrang busy. Sorry po talaga. Pero alam niyo naman, nung nandun pa tayo sa Japan, palagi ako nagre-reply at mare sa mga nagko-comment. Pero ngayon talaga hindi ko magawa kasi sobrang busy talaga. So yung mga video nga na ginagawa ko, talagang raw vlog na lang. Wala nang mga ka-edit-edit kasi nga talagang wala na akong time. Kailangan ko rin syempre kasi tignan yung mga ginagawa ng mga nagtatrabaho, di ba? Kailangan ko rin mag-isip, magplano, mga ganyan. Kaya napapagod din ako, siguro kakaisip. Kaya sabi ko kay Mark noon, pagod na pagod ako, pero kayo, alam ko mas mahirap pa yung magagawa yung trabaho sa akin. So sigurado mas pagod kayo kaysa sa akin. So nagtataka din ako, ba't ba ako napapagod ng sobra? Pero yun, talaga hinihintay ko na lang yung parents ko. Alam ko may yung malaking tulong nila. Hindi naman nila kailangan magtrabaho, kundi iba rin kasi yung may kasama ka dito, di ba? Kaya, daddy, mommy, baka naman. Baka naman. Hindi, nag-iano lang sila. May busy din kasi sila doon. May mga tinatapos lang sila para ready-ready na talaga sila pag pumunta sila dito. So, paano guys? I-edit ko na tong video na to. Maliligo na ako, magpapahinga na rin ako kasi magang gising namin dito araw-araw. So nagising ako mga 5 o'clock, 5:30 ng madaling araw o ng umaga. And then, yun na, mag-aayos na. Pero minsan bumago na ako, 6:30 na kasi pag gising ko, ramdam mo pa yung pagod. Kaya para ayaw pang bumangon.
Pero ganyan yung routine namin araw-araw kasi yung mga nagtatrabaho alas 7 nag-uumpisa yung sila para gusto rin nilang makauwi ng maaga mga alas 4. So, para guys, thank you ulit sa pagsama sa video na to and shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay sa mga ginagawa natin dito. Thank you again. See you ulit bukas.